Bata pa lang, tinitrain na ako ni mama sa pagtakbo. Nakamulatan ko na yun. Gigisingin niya ako ng alas 4 ng madaling araw. Mag-i-stretching kami ng halos 10 minuto saka tatakbo na. Noong bata ako, sinusumpa ko na si mama sa pinapagawa niya sa akin. Araw-araw kasi ganoon eh. Mabuti sana kung may pahinga. Kaso wala. Kailangan hindi ako titigil sa pagtakbo. Hindi dapat. Pwedeng magpabagal, pero kailangan tumatakbo pa rin ako. Pag tumigil ako para magpahinga, hindi niya naman ako sinasaktan, pero hindi niya na ako papansinin pagka-uwi. At bilang bata, ayaw ko ng ganun. Nang mag-teenager ako, akala ko titigil na. Lalo at kahit bata pa lang ako eh, sinasanay na ako ni mama, hindi pa rin ako singbilis ng mga nasa track and field team ng school. Dahil din medyo nagkaedad na ako noon at nakabuelo ng tapang, nang tumanggi akong sumama sa kanya isang madaling araw at magalit siya sa akin, natanong ko sa kanya kung bakit. Para saan ang ginagawa namin? Para sa'yo. Yan lang ang sagot niya at kinaladkad niya na ako palabas ng bahay. Kolehiyo na ako nung magkaroon ako ng lakas ng loob na ishare ang pinapagawa sa akin ni mama sa mga kaibigan ko. Lahat sila ang naiisip eh baka health conscious si mama at naging obsession na. May isa rin akong kaibigan ang nagsabing maghanap na ako ng part-time job at umalis na sa poder niya. Tama na raw ang pagtitiis ko ng matagal na panahon. Kaya lang hindi ko yun magawa. Hindi ako matanggap sa mga ina-applyan ko. Hindi ako makaalis sa poder niya. 3 taon pa ang tiniis ko. At ang totoo pa nga eh, nakaramdam ako ng relief nang mamatay siya. Masama akong anak, no? Oo na, masama na ako. Pero kasi pagod na talaga ako nun. Pagkalibing sa kanya, nagulat ako nang pasamahin ako ni lolo at lola sa kanila. Uwi daw muna kami sa probinsya. Dahil bakasyon din nun, eh pumayag ako. Gusto ko rin kasing maging close sa kanila. Nang mamatay si mama, yun pa lang ang ikalawang pagkakataon na nakita ko ang buong pamilya niya. Pagdating sa kanila, pagsapit ng gabi, gumawa sila ng bonfire sa harapan ng bahay. Tapos, tinawag kaming magpipinsan at yung ibang pamangkin. Tinawag kami ni Lolo. Inabutan niya kami ng maliliit na sulo. Alam niyo yung sa Olympics, yung pinapasa-pasa? Ganun. Nagtanong ako kung para saan yun. Anong gagawin? Tapos nagtawanan silang lahat. Maliban kay Uncle Alfie. Tapos may narinig pa nga akong nagkomento na dapat daw hindi na gawin ang tradisyon. Dapat daw ako may dugong tao na lang ang ipakain. Gagawin natin ang tradisyon. Hayaan nating magwala si Melinda sa impyerno habang pinapanood kung paano makain ng mga Diyos ang anak niya. Sagot ni Lolo. Bigla naman akong nilapitan ni Uncle Alfie. Bunsong kapatid siya ni Mama. Si Uncle ang alam kong close kay Mama sa pamilya niya. Madalas ko kasi silang marinig na magkausap sa telepono. Jel, tumakbo ka lang. Mabuhay ka para sa'yo. Huwag kang titigil. Mamatay man ang ninggas ng sulo mo. Katulad sa laging sinasabi ng mama mo. Tumakbo ka lang. Maning-mani sa'yo to, Shell. Huwag kang titigil hanggat hindi nag-uumaga. Mahinang bilin ni Uncle. Magtatanong sana ako eh. Kaso biglang namatay ang bonfire. At nang ilipot ko ang paningin, may 6 na pares ng kulay dilaw na mga mata na nasa itaas ng mga puno. Napuno rin ang buong paligid ng mga bungisngis, tunog ng uuyam. At maya-maya, pumailan lang ang boses ni Lolo. Simula na, sabi niya. Niyakap naman ako saglit ni Uncle Alfie sa katinulak, parang sa ginagawa ni Mama.
Hudyat na yun para tumakbo na. Tumakbo na nga ako. Muntik-muntikan na akong mapatigil ng ilang beses dahil sa mga nakita. May sumasabay sa aming mga nilalang na may mahabang mga binti. Pangtao ang ulo nila. Pero ang mga mata nila, umiilaw na kulay dilaw. Ang isang braso ng ilan ay panipit ng alimango. May dalawa naman na parang taong gagamba. At lahat sila nagsasalita. Nagmamakaawa silang tumigil kami dahil gutom na raw sila. Noong una, walang pumapansin sa kanila. Pero nang mag-iisang oras na kaming paikot-ikot, may mga nakikipag-negosasyon na sa mga nilalang na yun. Parang hindi naririnig na mga pinsan at pamangkin ko yung sigaw ng kanya-kanya nilang mga magulang na huwag silang palilin lang. Pagtigil na pagtigil nila, walang isang minuto at inubos sila ng mga nilalang. Dahil doon, ilang minuto ring bumilis ang pagtakbo ko. Kinakapos na ako ng hangin nang bigla kong naalala ang bilin ni Mama. Dahan-dahan lang, Rachel. Kaya nagdahan-dahan ako. Narinig ko sila Lolo na nagsisigawan na. Kinukuha na ni Lolo yung panalo niya raw. Kasi akala niya titigil na ako. Utot niya. 16 kaming tumakbo. 7 lang kaming natira ng mag-umaga. Yung iba, hindi na uto ng mga nilalang, pero tumigil dahil pagod na. Ang nakakatawa, kaming 7 ang parang outcast sa buong angkan. Kami yung mga anak ng mga black sheep. Katulad ni Mama, ang magulang ng 2 kong pinsan at 4 na pamangkin na natira ay ang asawa, ay ang taong mahal nila. Hindi nila sinunod ang mga magulang nila kung sinong mapapangasawa. Lahat din kami, mga bata pa lang, sinanay na ng mga nanay at tatay namin na tumakbo. Hindi mabilis, kundi pangmatagalan. Endurance. Ang tataas kasi ng tingin sa sarili ng mga masunuring anak at pamangkin. Akala nila hindi sila tao gawa ng pagsamba ng angkan sa mga Diyos. Kaya hindi nila trinay ng mga anak nila. Yung mga Diyos, yun yung mga nilalang na sumabay sa amin sa pagtakbo. Yung mga kumain sa mga pinsan at pamangkin ko. Nang mag-umaga at aalis na kami, nagwala si Lolo nang sumama sa amin si Uncle Alfie. Umiiyak naman ang asawa niyang pinsan niya rin. Sa lahat ng may mga asawa sa pamilya, sila ni Uncle ang walang anak. Ayun nga, nagsama-sama kami. Nalaman kong si Mama pala ang pasimuno sa pagtitrain sa amin sa pagtakbo. Sinunod lang siya ng mga pinsan niya. Hindi na sana sila mahanap nila Lolo kung hindi sila pumunta sa libing ni Mama. Sabi nila sa akin, hindi nila kayang hindi pumunta at magbigay ng respeto kay Mama. Malaki kasi ang utang na loob nila sa kanya. Siya ang tumulong sa kanila nang umalis sila sa poder ni Lolo. May kung anong sumpa daw kasi ang pag-alis at hindi pagsali sa laro. 10 taon ang hinintay nila bago sila nakahanap ng trabaho. At sa mga panahong yun, si Mama at Uncle Alfie ang sumuporta sa kanila. Mula ng gabing yun, nagsama-sama na kami sa iisang bahay. Tuwing 4 ng madaling araw, babangon kaming lahat para tumakbo. At taon-taon, darating kami kila Lolo para makisali sa laro. Walang nakakain sa aming 7. Kami lang lagi ang natitira. Natatangahan siguro kayo sa amin, ano? Well, okay lang. Pero kasi mula nung araw na kami ang natira o nanalo sa laro, lahat kami sinuwerte. Yung 4 na pinakabata sa aming 7, nagkaroon ng full scholarship. Yung isa pa nga, nakuhang varsity sa isang kilalang university. Ako naman at 2 ko pang pinsan, pagka-graduate namin sa kolehiyo, inatanggap agad sa trabaho at hitik na hitik ang sahod.
Pero nangako din kaming pito na sa henerasyon na naming matatapos ang laro. Hindi kami mag-aasawa at magkakaanak. Ayaw naming may bata pang makakaranas ng takot at masusuong sa panganibang buhay. Nakisali kami sa laro hanggang sa yung pinakabata sa amin ay mag-25. 25 anyos ang parang deadline at matapos nun, hindi na kami mapipilit nila lolo na sumama. Pero mula 18 hanggang 25, kailangan naming tumakbo sa ayaw man namin o gusto. Dahil kung hindi, kukunin kami ng mga Diyos nila lolo. Sinubukan naming kumbinsihin ang ibang mga pinsan naming umalis na kila lolo. Pero hindi sila nakinig. Hindi ko rin naman sila masisi. Buong buhay kasi nila nabuhay silang hindi naghihirap o nagtatrabaho. Eto pa, yung mga nilalang na nakikisabay sa pagtakbo namin at kumakain sa mga tumitigil, bago sila bumalik sa impyernong pinanggalingan nila, dumudumi sila sa buong bakuran. Yung dumi nila ayon kay Angkel, nagiging ginto o diamante. Isa yun sa dahilan bakit ang kan ni Lolo ang pinakamayaman sa buong lugar, kahit na wala ni isa man ang may trabaho sa kanila. Kaya sa huling taon ng pagtakbo naming pito, sinubukan namin kung totoo yung sinasabi ni Angkel. At totoo nga! Gamit ang pinagbentahan ng mga nakuha naming diamante at ginto, inasikaso na namin ang pag-alis namin ng bansa. At eto na, nandito na kami kung saan may snow. Malayo kila Lolo. Kaya may lakas loob na rin akong magkwento. Pero hindi lang yun ang dahilan. Gusto kong pag-ingatin lahat ng mga single dyan. Nabalitaan kasi namin na yung mga natitirang anak ni Lolo at mga anak nila nagsialisa na sa lugar pero hindi pa rin nila binibenta yung bahay at lupa. Nakatenga lang. Umalis sila hindi para tumakas kundi para maghanap ng mapapangasawa. Para magkaanak at magpatuloy muli ang taong-taong pagtakbo. Para may mga diamante ulit at ginto. Kung may manliligaw o makikilala kayo, tapos nalaman yung wala silang trabaho pero may pera, huwag kayong pasisilaw kahit anong gawin o bilhin nila para sa inyo. Mag-ingat kayo. Maaatim nyo ba nang magiging mga anak nyo, makakain lang ng mga Diyos nila Lolo? Oras na tumigil sila sa pagtakbo.